Magandang araw mga ka-foodies! Narito na naman po ako, ang Kuya Spence nyo at ang aking may bahay, ang ating cook, si Ate Beth. Kamusta kayo lahat dyan mga ka-foodies? Sana ay okay lang kayo lahat. Para po sa mga subscribers na namin, welcome back po sa aming channel. At para naman po sa mga ilang napadaan, mag-subscribe na po kayo mga ka-foodies at marami pa kami mga nakahandang sorpresa para sa inyo. Ang ating menu for today ay ang special puto. Tama mga ka-foodies, gagawa tayo ng special puto ngayong araw na ito. At narito ang mga kakailanganin nating sangkap. Siyempre, unahin na natin dyan ang ating all-purpose flour na 2 cups. Kasunod naman ang evaporated milk na 1 cup. Tubig o water na 1.5 cups. Sugar o asukal na 1 half cups. Kailangan din natin ng isang itlog na medium size. At 1.5 tablespoon ng baking powder. At syempre, ang ating rice cake molds. Kailangan din natin ng cheddar cheese na 1/4 cup na nag-grated na. At 1/4 cup ng unsalted melted butter. At panghuli, kailangan natin ng cube cheddar cheese. Ayan mga ka-foodies, yan namang lahat ang mga kakailanganin natin para makagawa tayo ng napakasarap na espesyal puto. Ang unang nating gagawin mga ka-foodies, paghahalo-haluin natin ang lahat ng ating mga dry ingredients. Unahin na natin dyan ang ating flour. Isunod naman natin ang ating sugar. At syempre, ang ating baking powder. At kapag nahalo na natin ang mga ito, saka naman natin ito isif o salain para maging pinong-pino ang ating dry ingredients mga ka-foodies at para walang mabuong mga lumps kapag hinalo na natin ito sa ating wet ingredients. Ayan, kung nakikita niya mga ka-foodies, tapos na ang ating pagsasala. Ang next naman natin gagawin, isiset aside natin ang ating dry ingredients at paghahalo-haloin naman na natin ang ating wet mixture. Ayan, unahin na natin dyan ang ating evaporated milk. Ihalo natin ang water at ang ating itlog. At syempre, idagdag na rin natin ang ating melted butter. Ayan, haluin lamang natin ng bahagya. Huwag i-overmix mga ka-foodies. At ready na natin ihalo ang ating wet mixture sa ating dry mixture. Ayan, kung nakikita nyo, hinahalo na ni Ate Beth ang ating wet and dry mixture. At ngayon, i-mix lamang natin ito para maging smooth ang ating batter. Tama mga ka-foodies, kapag nahalo na natin yung dry mixture at ang ating wet mixture, yan na ang ating puto batter. Ayan. Sige lang, pagtyagaan nyo lang mga ka-foodies hanggang maging smooth ang ating mixture. At pag smooth na ito, ihalo na natin ang ating shredded na cheddar cheese. Ganyan mga ka-foodies. Haluin lamang natin ng bahagya at ready na natin itong isalin sa ating molds o yung ating lagayan. Pero bago natin gawin yan, i-brush muna natin yung loob ng mold ng butter para namang hindi dumikit ang ating puto kapag niluluto na natin ito. At ayan na nga, isasalin na natin ang ating butter sa ating mga molds. Saka natin i-arrange ito sa ating steamer. Tandaan nyo mga ka-foodies, kapag naglalagay tayo ng butter sa ating molds, magtira kayo o mag-iwan kayo ng counting space. Huwag nyong pupunuin ang ating molds kasi kailangan may space pa para mag-rise ang ating puto kapag naluluto na ito. Ayan mga ka-foodies, at pag ready na ang ating isasalang na puto, magpakudol na tayo ng tubig sa ating steamer. At pag kumukudol na ito, isalang na natin ang ating mga lulutuing puto. At ang takip natin mga ka-foodies, kailangan balutan nyo o balutin nyo ng cloth para naman hindi magtubig ang ating puto kapag naluluto na ito. Kasi pag natubigan yung puto natin, titigas yan mga ka-foodies. O ayan, after ng few minutes, kapag malambot pa ang ating puto, ilagay na natin ang ating cube na cheese para lumubog pa ito at mag-melt sa loob.
Ayan, after ng 15 to 20 minutes, ready na ang ating masarap at espesyal na puto. Ayan, gamit ang isang toothpick mga ka-foodies, tusukin nyo lamang ang puto at kapag lumabas ang toothpick ng malinis, luto na ang ating masarap na puto. O diba mga ka-foodies, napakadali lang gawin ang ating espesyal na puto. Ang kailangan nyo lang gawin, subukan mga ka-foodies, subukan yung magluto para naman malaman nyo kung madali nga bang gawin ang ating espesyal na puto. Pero sabi ko nga kanina, sobrang daling gawin nito, kayang-kaya nyo yan mga ka-foodies. Ayan na, kitang-kita nyo naman, kape na lang na mainit ang kulang mga ka-foodies. Pwedeng-pwede itong pang merienda o pang business kung first time nyo pala dito sa aming channel at inabot na kayo sa part ng video namin na to. Ano pang hinihintay nyo mga ka-foodies? Mag-subscribe na kayo at marami pa kami nakahandang sorpresa para sa inyo. Huwag nyo rin kalilimutang i-click o i-smash ang notification bell mga ka-foodies para naman lagi kayong updated kapag meron kami mga bagong uploads. At i-check nyo din mga ka-foodies ang links ng aming mga social media pages sa description box sa baba. O paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, magandang araw! Paalam!